Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 1. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David na hari sa Israel, upang malaman ang karunungan at turo, upang maunawaan ang mga salita ng pangunawa, upang tumanggap ng turo ng karunungan, katuwiran at kahatulan at katarungan, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, sa binata ng kaalaman at kaunawaan, ang pantas ay makakarinig at madaragdagan ang pagkatuto, at ang taong may unawa ay makakamit ang matatalinong payo, upang maunawaan ang kawikaan at ang kahulugan, ang mga salita ng pantas at ang kanilang madilim na pananalita. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit hinahamak ng mga mangmang ang karunungan at turo. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila'y magiging palamuti ng biyaya sa iyong ulo at mga tanikala sa iyong leeg. Anak ko, kung akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang pumayag. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y maghintay para sa dugo, tayo'y magkubli sa walang sala ng walang kadahilanan. Lamunin natin sila ng buhay gaya ng libingan at buo gaya ng mga bumababa sa hukay. Ating matatagpuan ang lahat ng mahalagang pag-aari. Ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam. Ihagis mo sa amin ang iyong kapalaran. Magkaroon tayong lahat ng isang pitaka. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas, sapagkat ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa kasamaan at nagmamadali sa pagdanak ng dugo. Tunay na walang kabuluhan ang lambat na inilatag sa paningin ng alinmang ibon, at sila ay nagbabantay para sa kanilang sariling dugo. Sila ay nagkukubli para sa kanilang sariling buhay. Gayon ang mga lakad ng bawat sakim sa pakinabang na nag-aalis ng buhay ng mga may-ari nito. Ang karunungan ay sumisigaw sa labas. Binibigkas niya ang kanyang tinig sa mga lansangan. Siya'y sumisigaw sa pinakaunang dako ng kapulungan, sa mga siwang ng mga pintuang bayan. Sa bayan ay binibigkas niya ang kanyang mga salita na nagsasabi, hanggang kailan kayong mga simple, iibigin ninyo ang kasimplehan, at ang mga manglilibak ay nalulugod sa kanilang panunuya, at ang mga mangmang ay napopuot sa kaalaman. Bumalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Aking ipahahayag ang aking mga salita sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang taong kumilala. Ngunit inyong itinakwil ang lahat ng aking payo at hindi ninyo pinansin ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa inyong kasakunaan. Ako ay mangungutya kapag ang inyong takot ay dumating. Pagka ang inyong takot ay dumating na parang kasiraan, at ang inyong pagkawasak ay dumarating na parang ipo-ipo, kapag ang kabagabagan at paghihirap ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong maaga, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang kinapuotan ang kaalaman at hindi pinili ang pagkatakot sa Panginoon. Hindi nila ginusto ang aking payo, kanilang hinamak ang lahat ng aking saway. Kaya't sila'y kakain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mapupuno ng kanilang sariling mga katha. Sapagkat ang pagtalikod ng simple ay papatay sa kanila at ang kasaganaan ng mga mangmang ay sisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tahimik sa takot sa kasamaan.